Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapapala ng Panginoonawa ay mapasakin. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng mentoring. Pastor, ano po ba yung mentoring? Normally, sa mentoring, yung mga potential leader ang iyong dapat na mga kaharap. May dalawang bahagi ito. Yung una, inspiration. So, napakahalaga na inaapoyan, pinag-iinit yung ating mga leader. At palang pangalawa, yung instructional. So, napakahalaga rin na malaman nila kung ano yung direksyon ng Panginoon sa ating mga iglesia. So, dako po tayo ngayon sa inspirational. Hahanguin natin sa Proverbs chapter 12, verse 11. Proverbs chapter 12, verse 11. Kunin niyo po inyong mga Biblia. Proverbs chapter 12, verse 11. Ganito po ang pagkasabi sa King James. He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain person is void of understanding. Sa Tagalog po, siyang bumubukid o nagbubungkal ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. So, satisfied life, sagana o kasiyasayang buhay, ay galing sa Hebrew word na saba. O ibig sabihin, have enough, have plenty, satisfied. So lahat po tayo, gusto natin yung ganitong klaseng buhay. Gusto natin yung mayroong kasapatan, sagana, pero ang pinakamaganda yung satisfied. Kasi maraming sagana o mayaman, pero hindi kontento. Masaya, hindi masaya. Gusto ng Diyos, satisfied tayo, hindi lang sagana, kundi nasisihan tayo sa buhay na meron tayo. Meron ang paniniwala kasi ang Kristiyano ay puro tuis at hirap. Para bang karnal o kamunduhan ang maging sapat o sagana. Pero huwag nating kalilimutan. Sa John chapter 10 verse 10, gusto niyang bigyan tayo ng buhay na sagana at kasiyasaya. Sa Matthew 6:33, gusto ng Diyos na idagdag lahat ng ating pangailangan. At ang sabi niya rin sa Psalms 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Yung bang pag napangiti mo ang Diyos, pag nalugod natin ang Diyos, even yung desire ng ating puso na makakabuti sa atin, ibibigay niya. Kailangan lang gawin natin ang bahagi natin, sumunod sa kalooban ng Diyos. So now, how to have satisfied life? Paano magkakaroon ng buhay na kasiyasaya. Una, start walking. Pansinin niyo po dyan sa mga Biblia niyo, Proverbs 12:11, he that tilleth his land. Siyang bumubukid o nagbubungkal ng kanyang lupain. Ang pangarap, di basta natutupad, pinagtatrabaho pa. Huwag kang tamad, magtrabaho ka. Hindi kung mumalaki ang lupain o taniman, masagana ang buhay. Kailangan mong mag-work. Merong doctrine ang communist na pantay-pantay. Pero mahirap yun. Bakit? Kasi may masipag at tamad. Amen? May sumusunod at matigas ang ulo. May gumagawa at walang ginagawa. Mahirap mangyari ang pantay-pantay. Actually, unfair po na magkapantay-pantay yung dalawang magkaibang tao. May nakikinig at hindi nakikinig. May nag-iisip at di nag-iisip. May nangangarap at hindi nangangarap. May naninindigan at hindi naninindigan. May nagsisikap at hindi nagsisikap. So, kailangan mong magtrabaho. Start working. Kailangan mong magplano, kailangan magtrabaho, kailangan mong magsakripisyo. So, mayroong mga bagay, yung mga umuubos ng oras natin, kailangan nating alisin. Kahit enjoy ka dyan, kahit gusto ng laman mo yan, pero hindi ka naman aasenso dyan, kailangan din ng tinatawag na sakripisyo. So, parehas tayong binigyan ng land. Ibig sabihin, lahat tayo pwedeng may ministry, lahat tayo merong negosyo o pinagkakakitaan o trabaho, tapos ikaw tutulog-tulog lang. So, hindi pwede talaga yung pantay-pantay ang resort kasi unfair yun. Unjust yun, unreasonable. So, dapat lakaran mo ang gusto ng Diyos na lakaran mo. So, at isang gusto ng Diyos, sa bawat Kristiyano, may dinidisciple tayo.
lalong-lalo na sa mga pastor. So sabi nga noon, tilit bumubukid. Galing yan sa Hebrew word na abad or work, serve, labor. Kaya need talaga nating may gawin. Sa church, kailangan nating mag-disciple. So yun yung dapat nilalakaran natin. So kaya nga merong ganitong mentoring, meron tayong discipleship, meron tayong process para yung mga bawat Kristiyano talagang ma-disciple. Lahat tayo binigyan ng 24 hours o 24 oras. At ang sabi pa naman, time is gold. Kaya huwag nating sayangin. Hindi ibinigay ang oras para palipasin lang. Dapat pakinabangan. Huwag sayangin. Kailangan mo ng idea, ng plan, ng execution. Huwag kang tamang. Again, how to have satisfied life? Paano magkakaroon ng buhay na kasiyasiya? So, una, start working. Pangalawa, stop wasting. Pansinin niyo po sa mga Bible niyo. Sabi nga noon, he that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain person is void of understanding. Take note of that words followeth vain person. Sumusutod sa taong walang kabuluhan. Vain person, walang kabuluhan, di nag-iisip. Void, walang unawa, hungkag. Galing sa Greek word na reik, R-E-Y-Q, reik, empty, vain, empty, idle, worthless. So, alam niyo bang hindi lahat ng busy productive? Sa Christian world, dapat nagpo-produce ng disciple or leaders. So kung yung mga activities natin hindi nagpo-produce ng disciples at leader, baka pagsasayang. Dapat ang ministry nagpo-produce ng bunga. Ano man ang ating ginagawa, dapat may ibubungang mabuti. Yung bang meron kang mapapala. Minsan meron tayong ginagawang nakasanayan pero walang bunga. Marami tayong ginagawa na umuubos at sumasayang lang ng time, ng treasure, ng talent natin. Dapat nang tigilan, dapat nang putulin, dapat nang alisin. Diba? Ang hardinero, meron siyang binsang pruning na tinatawag, may inalis siyang down, tangkay, or whatsoever. So, baka meron dapat alisin sa buhay natin para magkaroon tayo ng satisfied life o buhay na kasiyasiya. Hindi lang start working, stop wasting. Yung gadget natin, kung pwede natin pakinabangan yan o pwedeng magamit ng Diablo na masayang ang oras natin, even ang buhay natin. Sabi nga again, Proverbs 12:11, he that tilleth his land shall be satisfied with bread. So, may work, may land. Ibig sabihin, binubukid mo ang lupa mo, dapat may saganang tinapay or pakinabang. Sabi ko nga, hindi lahat ng busy productive. Yung land dapat may kakayanang mag-produce ng ani. Ibig sabihin ng land, yung ginagawa natin, dapat merong binubunga, merong pakinabang. Ibig sabihin, kung di mataba yung lupa, pastor, anong dapat gawin? Sabi dyan, i-cultivate, till, o bungkalin. So, minsan, kailangan mo isulat ang mga ginagawa mo, then narrow down. Ibig sabihin, kunin mo yung 20%, then pili ka ng 4 o 3 o 5. Kung alin yung kapakipakinabang, yun yung gawin mo. Yung hindi kapakipakinabang, huwag mo nang gawin. Again, hindi lahat ng land gagawin mo. Focus ka sa promised land mo or sa pinagagawa sa iyo ni Lord. Lagi kong sinasabi, isang definition ng busy ay busy under Satan's yoke. Busy, you under S, Satan's yoke. So, pag galing sa Diablo ang ginagawa mo at di kalooban ng Diyos, alam mangyayari? Uubusin lang ang oras mo. Uubusin lang ang lakas mo. Uubusin lang ang pag-iisip mo, pero walang bunga. So, yung promised land sa Israel, during their times, nakakatakot, di ba? Yung merong 12 spies, yung 10 spies, talagang takot sila.
Sabi nila, hindi nila kayang pasukin. At malalaki kasi yung kaaway. Pero sulit pagtrabahuan at ilaban. Kasi ngayon, yung Israel o yung Middle East, disyerto. Pero ngayon, mayroon kang makikitang napakagandang garden. Yung dagat na napakalat, pwede nang mainom. At sila yung source ng mga langis. So dapat, binibukid mong land ay yung may kakayanang mag-produce ng deed mo. So tanggalin na yung mga ginagawang hindi nag-produce. Paano mo malalaman ito ay waste? Siyempre, di nag-produce. Ang land na binibigay sa atin ay discipleship sa church. Kaya di nagtatagumpay kasi maraming ginagawang sayang. Dating mga ginagawa, palitan na ng productive activities. Even dun sa personal life natin, even sa family natin, even sa trabaho natin, or whatever na umuubos ng oras natin. Again, di komo busy ay productive. Kung umaasenso ka sa ginagawa mo, galingan mo pa. Aasenso ba ang spiritual mo dyan sa ginagawa mo? Aasenso ba yung financial mo dyan sa ginagawa mo? Yung emotional mo, aasenso ba dyan? Physical mo, aasenso ba dyan? Kung hindi, tigilan na. Kung hindi, palitan na. Ang tawag ng Bible sa nag-aaksaya ay di nag-iisip. Maging farmers ka ng productive. Isipin natin magbunga ang land natin. How to have a satisfied life? Paano magkaroon ng buhay na kasiyasya? Number one, start working. Number two, stop wasting. And number three, search wisdom. Proverbs 12:11 uli. He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain person is void of understanding. I'd like you to note, void of understanding. Walang unawa. Alam nyo po, yung kabaligtaran ng void of understanding, yung walang unawa, ay wisdom. Sa Bible, ang wisdom ay kaalamang galing sa Diyos. Kailanman, di ka mamamali kapag sa Diyos ka nakinig at sumusunod. Amen po ba? Kahit masipag ka, kahit may lupa ka, pag walang wisdom galing sa Diyos, vain. Void, walang kabuluhan, sayang, yan ang sabi ng Bible. Isang major reason sa pagdalo sa pananambahan ay makakuha ka ng wisdom galing sa preaching ni Pastor. Huwag lang magbasa o makinig ng salita ng Diyos, magbulay-bulay. Huwag lang magbulay-bulay, sumunod. Huwag lang sumunod pag walang hadlang, sumunod kahit may hadlang. Again, do you want to have a satisfied life? Yung bang kontentong buhay? Masayang buhay? Kasiyasiyang buhay? Start working. Napaka-imposibleng tamad ka, satisfied life kung meron ka. Stop wasting. Hindi ka masasatisfied ng mga bagay na sasayang sa buhay mo. And search wisdom. So, sana, ang bawat isa sa atin, kamtan yung tinatawag na satisfied life. Ngayon, dadako tayo sa instructional. So, alam nyo ba merong tatlong trending na ministry ngayon. Gagawin ko lang tinatawag na puro S. Una, small group o kilala sa Bible study, care group o cell group. So, pangalawa, yung tinatawag na social media. Yung small group na nakasanay natin, yun yung tinatawag na on the ground. Samantalang ngayon, yung tinatawag na social media. Kaya ngayon, naisip ko ito, na mentoring, kung sino man ang nakakapakinig nito, pwedeng uulitin mo lang ito sa gusto mong i-mentor. Yung message, tsaka yung tinatawag na inspirational, at tsaka instructional. So, then yung pangatlo, yung social concern, lalo na nung sa quarantine, so, pwede tayong tumulong. Gusto kong bigyan ng diin yung tinatawag na Bible study, small group, care group, o kung ano man ang tawag nyo dyan. Dapat ang sentro nito ay yung scripture. Pangalawa, dapat ang structure nito mag-produce ng leader. Hindi lang member. Kasi pag sinummarize mo yung Matthew 28:19-20, make disciple yun. So, hindi lang make member, dapat maging disciple.
At pangatlo, dapat yung Bible study merong system. Ibig sabihin, doon sa Matthew merong go. Dapat masave sila. Baptize, masok sila sa salita ng Panginoon. And teach, matrain sila para someday sila naman yung tinatawag na mag-aakay ng kaluluwa o mag-disciple. So, gusto ko lang liwanagin ano ang dapat direksyon ng church. So, una, sa direksyon ng church, dapat pastor ang nakakalam at nagsasabi kung saan pupunta ang church. Kasi, yung vision, kaya niya pinili yung pastor bilang leader, doon niya ibababa yung vision. Kaya dapat, sumusunod tayo sa pastor at tayo naman mga pastor, eh dapat alam natin kung saan dapat patungo ang church. At ang Great Commission, kaya great, pinakamalaki, pinakamahalaga, ay yung tinatawag na discipleship. Matthew 28:19-20. So, dapat merong clarity. Ibig sabihin, malinaw dapat sa atin na ang isang Kristiyano ay magpo-produce ng disciple. Kasi, pag sinabi mong Nike, eh alam natin ay po-produce sapatos. Pag sinabi natin Starbucks, ay pinoproduce niyan ay kape, di ba? Pero isa lang ang inatasan ng Diyos na mag-produce ng disciple, and that is church. So, dapat klaro yan. Then dapat, aside from clarity, merong alignment. Ibig sabihin, dapat lahat ng ginagawa natin ay naka-align sa discipleship. At kung sino man tayo, saan man tayo naroon, anong profession natin, anong ginagawa natin, dapat yung kinalalagay natin, nagdi-disciple tayo yan. At pangatlo, hindi lang clarity, alignment, merong movement, merong paggalaw. Pagkatapos masave, dapat may process para pagdating ng oras, hindi lang umaatin hanggang tumanda siya. Dapat nagbubunga talaga. So kung paano gagawin yan, minsan yun ang pag-uusapan natin. So clarity, alignment, movement, and focus. Ano yung focus? Discipleship pa rin. Diba? Yung lahat ng ginagawa natin, yung kumakanta, yung nagtuturo, kung ano man ang ministry natin sa church, sumahayo, dapat ang dulo noon ay discipleship. So, par, maraming salamat po. Sana somehow may napulot tayo, na-inspired po tayo, na para magkaroon pala ng satisfied life, ay kailangan natin start working, stop wasting, and search wisdom. At dapat, meron tatlong trending ngayon, small group, o Bible study, care group, o cell group, social media, dapat magamit natin to the fullest, and social concern, di ba? Kasi ang daming nangangailangan ngayon. So, mapagpalang buhay po sa bawat isa sa atin. Salamat po!